so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London. Get to the back, I've been away for a week. Dito kapitalis ng Diggy, tapos kanina parang Cobra initiate tapos follow up ni Diggy. Ang ganda ng early game niyan, bro. Ito yung ano, ito yung composition na talaga magbo-boost sa tempo ni Harry. Kasi yun naman yung ano, naging isang problema na nagkaroon ni Harry. Kailangan mong makuha yung early game rotation kasi kapag na-shutdown yung Harry mo, ang pag-asa mo na lang is mag-form yung kalaban. So, you can never hope to contest yung late game kapag walang early momentum yung Harry. And I really like yung ano, pag-flex ng muscle ng Brand Esports dito. Ever since the world began, ito rin yung composition na pinapatak nila, pero gagamitin nila yung Cupra ngayon. Yun na. Isa sila sa mga ano eh, una nag-Cupra talaga. Yes, yes. Yung aside, isa sa low limit, syempre, yung pabalik na team, Cupra, at yung statement. Uy, gago, ba't di kayo nag-clear kayo lahat dito? Ano to, AI? Sa totoo lang, yung bola niya, yun yung ulti. Yeah, okay. Let us see. Again, Archangel, kakagaling lang man sa mga magbigat na laban at pagkatalo. Last week, di man lang may bawi sila. Into the game we go. Utang ina na ito, AI kasama. Once again, this game, one of the best of three series ng Brand Esports at ng Archangel. On the blue side yung Brand Esports, guys. We got pain on this Diggy. Reborn man sa Gary. Oy, malis ka dito. On the new board, Eugene for the Harry and Haze for the Cobra. At side naman ng pulang team, Archangel Dox, isang kanyang Minotaur J on the show. Jeff Kidd forever using the Lunox Kidox naman sa Tams and Rio ang gagamit ng Gusion. I really like yung match natin dito ngayon. Makikita na naman natin yung Harit versus Gusion. Sakto lang, personally, I feel like si Gusion na lang yung nag-iisang mage talaga na kaya pumontest ng early game rotations niya, no? ni Harit dito. And I really like na Archangel, kasi ginagawa din nila ito eh. Kahit last week nakita niya yan. Oh, shout out kay Michelle Dero. So, Archangel, definitely in the comfortable place right now. Alam nila kung paano gagamitin yung lineup nila against the Harit UG. But I think it would be very accurate and I think a lot would agree to me na mas madali din talaga gamitin din kasi yung Harit Pinto, yeah, no? Sure. Pero mas mataas yung range of execution. Yun din kasi sinasabi mo. Assuming everything is on the level of professional take, kung saan lahat ng spells tumatama, doon talaga ilalamang si Gusion dito pagdating doon sa Harit. Kasi yung potential damage na pwede niyang ma-deliver once all those blades landed onto your face at point blank range upon cast and of course upon return, it will be mate. Zaman force ka agad, sobrang bilis. 1 minute 46, grabe. 53 pa rin yung mga kalinyo, pero hindi niya tatantaran niya. Unfortunately, matatapos ni Zaman force. Eh, tamang poke damage lang. The thing is, yung lineup kasi ng Archangel dito pagdating ng mid-game yan, dyan nahahapyaw yan. Yeah, let us enjoy, of course, this game as we enjoy ourselves, our own summers, mga kanya-kanya nating bakasyon. Sino, binabati ko nga pala yung mga bandang ano pala, Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi yung official ano, ang official holiday starts at Tuesday, Thursday and Friday. Diba? So, yung lang, ganun. Kaibigan ng Clayado, is of course, ikaw pa rin mga lips nila. Diba? So, ayan, sapayan nyo dyan. Siguro kung meron mang sad news dyan, is wala pong MPL dyan. Kasi sinasapayan din natin
yung mismong land season vacation, diba, sa mga players natin. Of course, give respect and syempre yung tradition dito sa Pilipinas of celebrating the being spiritual during the land season. Pili ko, walang MPL, bakasyon din tayo eh. Oo, pili ko lang, naisusulat eh, no? Naisusulat, pero oh, kasi stress na yung mga tao eh, no? Pili ko, enjoy na rin yung init eh. Pero usapang enjoy ng init. Ito, isang clutch na sobrang init talaga. Wala pa tayong nakikitang magbakan. No, yes. Actually, both of these two teams, this is the moment that they're gonna strike with a lead. Yeah. Muna, sa isa't isa. Read yan. Guys, may wala kang agresibo ngayon dyan eh. Pero of course, you got no choice here but to be more proactive in securing the turtle. The interesting part here is this is the first time actually that we're seeing the likes of Glenn eSports na mas conservative yung approach, no? Doon sa turtle, meron siguro silang admittance dito. They want a late game for the carry, maybe onto the view board. And as long as hindi naman nakakuha ng consecutive kills yung Gusion dito, okay pa rin. Yeah. No? Yun yung ano, yun yung signature. Kaya pumalag. Pero the thing is, yung lineup kasi nila dito, it allows yung space para makapag-permit over the game. Pero ang ganda naman, tapos na yung dito. Under third summon force yun ha, yung ginabang sa may pinakalikod, but you can actually see the sacrifice. It would be the top lane side, Glenn Coco destroying the first turret. Yeah, immediate control lang, pero napakin ang battle scene mula kay Coco. Huli nila si Lusty dito. Hiwa-hiwalay kayo. Dito ang pinalaban. Ren eSports dito nag-ahabol pa. And this is likely gonna be a push. It's a tier 1 turret. It's a middle lane. And hindi na agipat, hindi na sundot ng Tidor. Dito, niyari pa mga kaibigan ng Red SC. Lots of hits coming in from the beginning life of Sebastian here of the carry. Pero again, Coco on that play, being patient, waiting out for the Lunox to just come in. Alam niya na hindi niya mapapatay si Lunox. He's just gonna be forcing out the order of brilliance on the lead. So ang gagawin niya, he went down, at kung sino pa yung ikatlong nahuli na pumila mamataas, yun yung pinost ni Coco dito. Parang nagamit pa nga yata ni Kiluwas yung kasamlik sa may minion eh, di ba? Just so to get the win clear, o kaya yung kanyang yoyo dito. Mga kaibigan, pero hindi magkoconnect. Ultimation is not gonna be used, it's not gonna connect into anyone as well. So that's gonna be one of the breakdown, a crucial one actually, mula kay Hayes. Pero ito, power spike for Archangel. The Tarantula has been picked up by Jetfield for your group. Ito, nakahuli! Si Jago po, napakaganda ng catch yung Brent eSports ito. And again, immediately translating into objective. This is the Brent eSports that we are looking for. The objectives, the kiss, ang bibilis na pala ng dalaw. Nabaliw si Jay doon, pre, apat yun ah. Actually, hindi niya nakita kasi yung isa. In-assume niya na parang kaya niyang i-outblast yung damage nila doon. Gagadot pala po Maglaro. Guys, may kasama na ako na yung team. No, may glove. Ganun lang, no? Inantay lang talaga na mag-slow down yung pacing ng game. Kasi basa ng Brandy eSports na yung main damage dito ng Archangel is kapag nag-chaos darkening si Lunox, kapag nag-ano, kunyari, pumasok si Leo dito. Pero no opportunities eh. Tapos so far, disabled din si Joe dito just because of those zoning abilities coming in from the DP. Tignan mo naman yung malami dyan, eh, no? Diba? Bounty fresh, tatlo-tatlo na kaagad yung mga habulan. Bawal magtago ang Angel dito. Ng Brand eSports yan. Look at the items here ng Brand eSports. Yes. May POD na yung leaderboard natin. Sobrang may iron hunting bomba. May iron hunting bomba, di ba? May necklace pa dito, mga kaibigan. May healing neck. Parang saan nga yung healing necklace dito? Parang ano lang, sustain item. Yeah, parang di sila back ng back. Kasi again, kailangan lang nila kontrolin yung resource ng Archangel dito. Alam nila na sila yung late game, pero at this point kasi, nasa kanila yung advantage. So no reason to back off at patakot sila against Archangel. Ang kailangan lang nila ingatan dito yung positioning nila. Kasi again, it is still a miracle na kapag na-combo nila yan ng isang spot, tapos nagtikiting sila, the Gusion is still a problem for them. Yes, and you can actually observe the Lunox forever. Lunox still. It's not that time. Sigo ko dito, pre-informing lang sa top lane. Tamang trabaho lang. Kinokontrol niya nga din yung vision sa kanya. Hindi siya basta-basta din nagpapakita. Pero of course, may good read naman yung Archangel dito. Nung nasipatan nila yung mga membro ng Brand eSports na hindi pa rin kasama si Coco. So there's a good chance that he is actually staying up top. And Coco here is actually feeling pretty well for himself. Again, alam natin na may POD na nasa dyan.
Okay, kung saman force ko muna yung takay, Jay. Grabe. Makakatakbo pa rin naman siya dito. Kaya ito yung konti ko. Yung ating show, pero that's not the objective. Ang objective ay Lord for Friend eSports mga force na mag-back si Chow dito. Isipin mo, no, parang midnight. Isipin mo, parang ano, si Chow, so kinalakas-lakas na hero, yung counter lang pala is ano, DB. Oo, oh, DB na talaga. Sabi, playmaker ka ng playmaker. Sige, tanggalin natin yung mga control mo. Uy, pumasok na mo! The first time na huli, man, nanlakbot dito, yung minotaur natin, ang bilis na nawala. Here comes Loco, tinig-tinig hiya. Tapos, like, si here, kiluwas. Get the mini rage, there's also the shield of the Lord. Ang aptinig kiluwas, nakuha yung Lord, yung dito na pa, membro ng Archangel, dyan kinuha. Sinakuha. Ability, ultimate, mighty kill, pero yung carry pa rin mga kasikul sa kanya. 3-4-1, terrible, man! Yabi! Makita mo si Tasi kanina, nagsubok pumasok, sabi niya, tara guys, laban tayo. I believe 3 hits lang at Tasi lang. Ang makulit dun, wala, ang tinakas ni Lasty ultimate niya. Oo, yun lang. Kasi hindi niya rin, eh, no? Hindi niya rin yung expect na sobrang taas na yung burst damage coming in from this carry. Again, yung true damage kasi ni Ribbon, sobrang sakit ni Lasty. Walang kulat-kulat. Dash pa siya rin ang stream natin mo. Okay, very interesting there. Ay, I don't feel like masyado makakay yung incandesis. Actually, I think wala pa namang vision provided by the moment na pumasok siya doon sa may mismong brush. But he wants to be maybe a bit more snappy in that game. You have to take note na seryo yung Glenniver dati na naglaro nung Sunday game natin. Aggressive on that healing active. Aggressive talaga on that hero. Pero, ayun, barring midnight, I mean, good thing na lang na nakuha ni Jet Duty for Ender. Ina mo sa Lord dito. Yeah, kasi kung nakuha ng Benicles ng Lord, oh, butas, yun lang ang base. Imagine nyo na lang na kapag nag-push sila with the Lord, meron kang Zaman Force na pwede mo ilapat. So that's gonna, ano, that's gonna eliminate Archangel na susubukan pumunta sa turret. So kapag napatay niyo yung turret, re-rect na inhibitor yan. And remember, walang kwenta si Jay during the team fight kasi si Payne, kung nakinihintipad ka niyan on that Lord, tinitipid 9 times journey siya. Subukan mo mag-cheat kung doon, subukan mo mag-cheat sa dragon. Yan lang, no? Yan lang, so para